At itong bayanihan team activities na to dito sa Isminkong area ay ginagamitan natin ng mga ITs. Sa request na rin ng mga tribal leaders, no? Pinag-usapan nila sa tribal council na dapat para maging malapit sa tao ang mga sundalo at maging ang gobyerno as a whole. Kailangan nakakaintindi yung kasama sa makipag-usap sa mga tao. Makaintindi sa sarili lang kultura at ang kanilang lingwahe. At dahil doon, na-conceptualize ang tinatawag na IP o Indigenous People Peace and Development Outreach Program ng Isminkong dito sa Eastern Mindanao Command. At napaka-epektibo nito, nitong mga teams na to. Pupunta sila sa mga barangays, inaalam ang mga issues at tinutulungan how to address yung mga issues. Ang halimbawa sa mga issues ay yung tipong pang-barangay, no? Problema sa tubig, problema sa hygiene, o sa mga tribo, no? Problema nila sa kalsada, problema sa farm to market roads, ay yun yung tinutulungan ng ating bayanihan teams. So, napaka-epektibo at marami ang nag-surrender. Maraming nag-surrender, maraming natuturo. And yung influence area nila, as naikwento ko kanina, ang influence area ng armadong grupo ay ang tinatawag na ancestral domain. And we are talking here of those hinterland barangays na kung saan andon din yung salumpungan. Andon din yung IP schools. Yung NPA andon, kaya yung sundalo pupunta doon to deny the armed group entry to these communities. Kasi sila ang nagawa ng gobyerno, kami ang gobyerno. Hindi dapat ang NPA ang gobyerno. So, pasok ang bayanihan teams at parami ng parami yung na-win over ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police at ng LGU. Dahil doon, gumawa sila ng taktika. At ang tawag doon sa taktika na yun ay ang taktikang Bakwit. Ang taktikang Bakwit ay ang pamamaraan o estratehiya ng CPP-NPA-NDF na pagpasok ng bayanihan teams namin, yung IP PIDOP, Peace and Development Outreach Program, pagpasok ng mga sundalo, ay hahakutin ng CPP-NPA-NDF. Hahakutin nila yung komunidad, ibaba nila. Hindi yan first time na nangyayari. Nangyayari yan sa Agusan, minadala doon sa Diatagon, nangyayari yan sa, dito sa Jensen area, at nangyayari ito dito ngayon. Nakikita natin sa UCCP Haran.